Mahigit 12 oras ang biyahe ng rider na si BJ araw-araw para maging sapat ang may uuwi sa pamilya. Kaya todo tipid siya pati sa paghahanap ng pinakamurang gasolina. Sa gasolinahang ito kasi, nasa 4 na piso kada litro. Mas mababa ang gasolina kaya ito ang sinasadya ni BJ. Dati ang full tank ko 150 lang eh. Ngayon umabot 210. Minsan pagkasagad na sagad 270. Kahit kalabaw. Para ano, may mauwi sa pamilya. Ang taxi driver na si Ricky, 50 pesos na lang ang natira sa kita matapos magkarga ng 250 pesos. Pero nakatabi na ang pang-boundary para kita na lang ang bubunuin sa buong hapon. Sana bumaba yung gasolina, saka yung boundary ng mga operator para makadagdag mo na sa pamilya, pang-uwi sa pamilya namin. Pagkatapos ng 2 linggong puro oil price hike, may aasahan namang good news sa mga motorista sa Martes. Batay sa unang 4 araw ng trading sa world market, mahigit 1.50 na ang ibinagsak sa presyo ng imported na gasolina, lagpas 50 centavos naman sa diesel. Pero pwede pa itong magbago sa huling trading day ngayong araw. For today naman po, yung nakikita natin sa maps, mukhang magtutuloy-tuloy pa rin po pagbaba. Ano? So inaasahan pa ho natin na medyo mas lalaki pa po yung magiging potential rollback para sa next week. Kinumpirma ng Department of Energy ang nakaambang rollback sa Martes. Ang primary reason po nito, nagsimula na naman po yung kanilang monetary policy ng United States, yung further interest rate nila na magiging dahilan para tumaas yung dolyar, lumakas ang dolyares. Kung hindi lang humina ang palitan ng piso, mas malaki pa dapat ang rollback sa susunod na linggo. Assuming na hindi po masyado nag-depreciate or nanatili po yung average last week at yung average this week, baka po talagang more than 1 peso po yung i-rollback ng diesel at yung gasolina naman po is mas kulang-kulang 2 piso. Samantala, tiniyak ng Energy Regulatory Commission na staggered o utay-utayin ang pagpapatupad ng taas sa generation charge na natenga noong pang 2013. Batay sa pinal na desisyon ng Korte Suprema, nasa mahigit 22 billion pesos ang ipapasa sa mga customers ng Meralco. Kaya ba ng 12 months, 24 months? Kasi hindi talaga kaya, definitely hindi kaya isang bagsak. Yung 12 months, medyo malaki pa rin. Pinakamaagang implementation yan is 4th quarter na of this year. Kasi nag-iintay pa rin kami nung simulations ni IMAP. Nagkaroon kasi noon ng maintenance shutdown ang Malampaya facility na nagresulta sa todong pagsipa ng presyo ng kuryente sa spot market. Inimbestigahan ng ERC kung may kutsabahan, pero makalipas ang 10 taon, wala pa rin resulta ang investigasyon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.